Sunshine Pilipinas. Good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP team bahay. May mahinang pag-ambon ang nararanasan natin ngayon dito sa Maynila, kaya hindi tayo makalabas. Easter days ang umiiral at nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Habang sa Batanes at Babuyan Islands lang ang apektado ng mahinang Northeast Monsoon o Amian. Localized thunderstorms naman ang magdadala ng mga pag-ulan, lalo na pagdating ng hapon. Makita natin ngayon dito sa ating weather satellite image mula sa PAGASA. Sa ngayon ay wala tayong binabantayang sama ng panahon o low pressure area na nasa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Dahil pa rin sa patuloy na monsoon break na nararanasan natin ngayon, easterlies ang siyang dominant weather system ngayon sa bansa. Mas maaliwalas na panahon na may pagsikat ng araw ang aasahan natin sa maghapon sa malaking bahagi ng Luzon at pati na rin dito sa Visayas, habang sa Batanes at Babuyan Islands lang naman ang umiiral ng mahinang Amian. Asahan pa rin natin ang mahinang mga kalat-kalat na mga pag-ulan pagdating ng hapon dito sa Central Luzon, Mimaropa, Tico Region, ganun din sa Eastern Visayas dala ng easterlies. May pagsikat din ng araw na aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga hanggang tanghali. Habang may pag-ulan pa rin dito tayong aasahan sa silangang bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Pagdating ng hapon, malaking bahagi na ng Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dala ng mga localized thunderstorms. Dito sa Luzon, ngayong araw ng Martes, umaga pa lang, mararanasan na natin ang light to moderate rains sa northern at eastern section ng Luzon, particular na nga dito sa southern part ng Aurora at northern part ng Quezon, particular na nga dito sa may Infanta. Asahan din ang mahinang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ganun din dito sa Mindoro Provinces, Marinduque at Palawan pagdating ng hapon o gabi. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mahinang pag-ulan. Hindi pa po tapos ang Amian. Asahan pa rin natin na muling lalakas pa ang Amian at bababa ang temperatura sa mga susunod na araw. Kaya posible pa rin magkaroon po ng andap o frost sa mga gulayan na matatagpuan sa Benguet at iba pang matataas na lugar sa Cordillera sa mga darating na mga araw. Maglalaro naman sa 24 to 32 degrees Celsius ang aasahang temperatura ngayong araw dito sa Metro Manila, 21 to 31 degrees Celsius sa Lawag at 25 to 31 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, habang nasa 15 to 24 degrees Celsius naman ang aasahang ngayong araw sa Baguio City. Dito sa Visayas, maaliwala sa panahon na may pagsikat ng araw sa umaga hanggang tanghali ang aasahan sa malaking bahagi ng Kabisayan. Pagdating ng hapon, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Maglalaro naman sa 25 to 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Iloilo, 24 to 31 sa Tacloban, habang nasa 25 to 30 degrees Celsius naman sa Cebu. Dito naman tayo sa Mindanao, may light to moderate rains pa rin sa Surigao del Sur at Davao Oriental dulot ng mga localized thunderstorms, habang may pagsikat ng araw naman sa umaga hanggang tanghali sa natitirang bahagi ng Mindanao. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may light to moderate rains na rains aasahan sa Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen at BARMM dala ng mga localized thunderstorms na maaaring magtagal ng 30 minutes to 1 hour. Maglalaro naman sa 23 to 33 degrees Celsius ang temperatura sa Sambuanga, 23 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, at nasa 24 to 32 degrees Celsius naman sa Davao. Ngayong araw ng Martes, mula pa ng Friday, pang limang araw na po na walang inilabas na gale warning ang PAGASA dahil na rin po sa monsoon break na ating nararanasan. Dahil pa rin sa paghina ng ihip ng hanging dala ng Amian, moderate to rough o banayad hanggang sa maalon ang karagatan sa silangang bahagi ng bansa, habang slight to moderate o mahina hanggang banayad naman ang mga pag-alon sa karagatan ng kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Maari pa rin maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa ating mga karagatan, pero iba yung pag-iingat pa rin po tayo dahil sa paglayag sa mga karagatan sa mga along maaaring umabot sa 2.8 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan mula dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Bahagyang maulap na kalangitan ang sumalubong sa ating ngayong umaga dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Sa mga oras nito, may mga pag-ambon pa rin tayong nakikita dito sa ilang bahagi ng Quezon City at Caloocan. Sa hapon, mababa naman ang tsansa na may mabuo pang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw ng Martes. Sumikat ang araw dito sa Metro Manila, 6:23 a.m. at lulubog naman ito ng 5:57 p.m. ng hapon. Batiin ko lang ang younger sister ko na si Angie Rosales na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. Ako po si Edmond Rosales. Para sa info weather, lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.